So what's up mga kulod ko? So another vlog tayo ngayon, no? So medyo meron nata kayo napapansin. At ano nga bang bago kay ano nyo? Kay Curl. Yan guys, nasa nagpakulay tayo ng buho kasi naburingan tayo. And anyways guys, makikita nyo naman kung anong title ng ating content ngayon kasi nandyan na naman sa title, no? Ha? Oo nga, basta yun, get yun na yun guys. So yun nga guys, totoo diba? Totoo. So gagawin ko po tong content na to guys para po malinaw sa lahat and para wala na pong mga ibang mga katanungan if prank ba, if meron bang kalokohan lang ba yun or katuwaan. And guys, if you want to know all of the info, hindi naman all of the information, but if you want to know some information about what's going on sa kuya ko, is just keep on watching. Let's go. So guys, speaking of pregnancy, guys, yung pregnant po is yung girlfriend ng kuya ko. Yes, tama po yung ninyo. Si Kennedy Carbasi is now a daddy and yes guys, no? So, we should be happy. Kay blessing man din yun guys. And then anyways guys, bago tayo pupunta talaga sa main natin na parang interesting part, which is yung sa baby na nga guys, i-re-recall ko lang po na nalaman po namin ng family namin na nagbuntis yung girlfriend ng kuya ko is on April 11 or April 15, because a day after nagpa ultrasound siya for another para assurance kung ano ba talaga, kung totoo ba talaga o hindi. And ito po yung ating proof. Yan, ito po siya nung 2 months na po. Yan, actually guys, hindi namin alam and hindi po alam ng girlfriend ng kuya ko na buntis siya. Kaya nalaman namin is by 2 months na yung baby sa tam-tam ng girlfriend na kuya ko. And then, syempre, lahat is na-shook kasi hindi inaasahan. But, later on, ano naman, everything happens for a reason and that's so true naman. And yeah, both sides, at first siguro merong may mga shookness, basta mayroong mga a little bit deep talks, a little bit of, hindi naman a little bit, pero pa talagang serious talks. And then siguro na nakatry din po nung problem by both sides, nakatry din po ng pagkagulo both sides, kasi nga po meron mga misunderstanding, pero okay na po ngayon. Okay? So, yun po, after pong malaman na 2 months na nga yung baby, is ang hirap ma-sink in ng both family guys, both sides ng family, kasi nga, hindi namin inaasahan guys, no? But anyways,
is guys, hindi naman din kami actually like totally na ano, para bang na down or something, but parang may part na siguro na sad, may part na parang mixed emotions kasi guys, lalo na po sa parents namin. Guys, hindi po ako yung buntis. So, may umari-maro. Ito po guys. Si ate, wala yung mag-focus guys. Si ate LV guys, yan, nasa taas. Yan. So, which is yung girlfriend ng kuya ko nga. So guys, ginawa ko again and again, ginawa ko tong content na to para mabash sila. Kasi, nag-ask naman din ako ng permission, and then sila is nag-post na naman din sa kanilang mga accounts, and then yun nga, nahihirapan, especially si kuya, na mag-reply sa mga maraming mga questions, if totoo ba? Prank ba yan? Shook ako? May anak ka na ba? Ganyan. So, ginawa ko tong content na to para usayin yung lahat na totoo po. Totoo. Yan guys, no? Ito po yung katibayan guys. Ito po yung first ultrasound, which is 2 months na yung baby. And then actually ngayon is 7 months, I guess 7 months, April, May, June, July, August. 6 to 7 months, I guess, turning 7 months na yung baby. And then, ngayong araw na to, which is, ewan ko kung kailan ito mapapublish, basta it's August 22 guys. August 22, yan, 9:24 ng gabi ako nag-film. Which is the same day kung kailan na po si kuya, yung parents ko, yung family ko, and si Ate Elvin nga yung jowa ng kuya ko, na about sa kanilang baby. So, kanina is nagpa-ultrasound sila, and guys, hulaan nyo. Magpahula po. Hindi naman maano kung babae o lalaki. So, at first, kasi natatawa kami kasi akala namin babae ay lalaki. Akala lang, oh my God, na-spoil ko na. Akala namin lalaki. Kasi mas okay din yung lalaki para yung family name namin, which is yung Carpasi, is mag-spread, no? But then, later on, it's a girl. It's a baby girl. This is the picture. Wait lang. Yan. Ewan ko kung nagpo-focus. But yeah, guys, it's a girl. Yan, it's a girl. And actually, wala pa kaming napapangalan sa kanya. Kasi hindi naman, mayroong mga, mga tag dito, mga pamahiin or like mga beliefs, mga myth na mga nalalaman, yung mga matatanda na bawal daw pangalanan muna kasi hindi pa nalalabas. Pero actually, guys, kapag nag-isip kami, natatawa kami, guys, kasi alam namin, happy din si Papa ko kasi, ano po siya? Sabi dito, father, para bang napaka-close ng ako. Father, papa's girl ako. And then, siguro, wala na si girl. My God, kasi meron na another baby girl na sure naman akong aalagaan ng aming family both sides. And, yes, accepted naman yung lahat. But, guys, hindi ko po sinasabi na puro happiness lang yung pinagdaanan nila. Kasi guys, hindi din po madali yung napagdaanan nila actually. Ako na po yung magsasabi kasi nakakasama ko naman po sila every day, every single minute or hours ba. And yes guys, depression or like anxiety or problems in the society, rhyme, in the family, society, family, anxiety, grabe eh. Yung titi na yung mga why natin dyan, no? Mga anxiety. And guys, yun nga. So, napagdaanan din po nila yung mga away-away sa families, sa both nilang relationship. But yung importante is na naig yung pagmamahalan. And then, which is, na-push through yung bata. Okay? Kasi, guys, hindi po talaga mabuting kinukuha yung bata. But, guys, hindi ko ginajudge yung lahat ng mga ganyan na example, nakunan, or example, nagpakuha. Kasi guys, we all have different missions, we all have different lives, but baby is a blessing guys, diba? Another life, another member of the family, that's why
din natin, ano, maging happy, embrace natin kasi nangyari na. And God won't that situation or this situation happen without a reason and without a proper assurance na hindi makakayanan tong problem na to. Kasi guys, hindi naman talaga siya problem eh. It's not about the baby. It's not about a baby was born. Sorry guys, no, napaka-bobo. Pagpasensya niyo na, huwag niyo na ako i-bash, no? It's not about the baby was born, but it's about the relationship between two family, different families, guys. Yung ate, yung jowa ng kuya ko, and then my kuya, which are, hindi kaya talaga kami nag-expect na mangyayari. But, yun nga, ngayon, okay na rin. Pero promise guys, maraming napagdaanan actually. Hindi lang silang dalawa, yung family and all, maraming mga struggles. But then, again, at least okay na. So guys, yun nga, so okay na. And gusto ko lang tong i-share tong vlog na to. Kahit hindi ko na talaga i-edit ng grabe. Kasi it's a way of celebrating. Kasi gusto ko rin, tita na ako guys, tita na ako. And gusto ko soon kung makikita ito, kung papalaring nandito pa rin sa YouTube, soon makikita ito ng, ano bang tawag pamangkin ba guys? Basta ng anak ng kuya ko, na bilinag natin siya, no? Nung mula pagka 2 months niya, yan, hanggang naging 7 months na siya, yan, it's a girl, I'm a girl, and this is the face. Pero hindi ko matansya kung ano talaga, kung saan talaga yung ano, yung doctor lang yung nakakita or nakaka-understand nung ano, ng ultrasound. And then guys, comment down kayo kung gusto niyo mag-comment down ng mga any suggestions ng name na babae guys, ha? Kasi it's a girl guys. Okay, so klaro na po yung lahat, may anak po yung kuya ko, and for now it's 7 months and a half I guess, so and live in po sila ng girlfriend ng kuya ko, which is soon to be wife ni kuya. And okay na po yung both sides, kaya wala na po kaming pake sa kung meron mang mag-judge, kung meron magbato ng salita na bakit ang sayang naman, bakit ganyan yung nangyari, kung bakit. Okay guys, so yes po yung sagot, yes po. So that is it for this video. Don't forget to click on the like button, share button, i-share nyo guys para malaman ang lahat. Joke lang, para hindi na mag-ask guys, no? Ito na talaga yung manilaw. Malinaw, sorry. Don't forget to like, to share, to subscribe. Guys, subscribe din na po. And click the notification bell for more upcoming videos. And siguro challenges na po yung gagawin natin next vlog. And continue pa rin yung live streaming natin. So, see you soon. Peace out.